Hi guys, welcome again to my channel and welcome again to my kusina. Ayan, itong gagawin natin guys, ang ibablog ko ngayon guys is ito binigay ito sa kasama ng asawa ko guys kasi paborito niya to. So ang tawag dito guys is Japanese fuki butter bar, ang tawag dito sa atin siguro guys, butter bar ano bang tawag dito sa atin, basta Japanese fuki to siya, Japanese fuki. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang magagawa natin sa food, Japanese food na to. Let's start guys. Umpisahan muna natin, i-wrap muna natin siya ng i-wrap natin siya sa salt guys. Tamihan natin ng asin para ma-wrap natin silang lahat. Ayan, i-wrap lang natin sila guys. I-wrap, pagka-wrap natin yan guys, para mawala-wala yung ano guys, mawala-wala yung ano nila, mawala-wala yung mapaklat, mapaklat, oo, mawala yung ano, mapaklat. So ayan, pagka-rub natin yan guys, i-ano lang natin siya, i-cut lang natin siya into kalahatiin, ano lang siguro at 3-4 ganyan. Tapos tanggalin na natin itong ulo na ito para maitapon. Dito din sa ano, sa gilid para pantay. Guys, na-wrap na natin siya guys. So, nagpainit ako ng init na tubig. Ayun, nagpapakulo lang tayo ng init na tubig. Pagkakulo na ng tubig guys. Ayan guys, kumulo na ang ating init na tubig guys. Ilagay na natin yung ni-wrap natin ng ano, asin. Ayan, ilalagay lang muna natin itong i-rub natin ng salt, guys. Ang purpose ng ano natin yan, guys, pag lakwa, guys, or pag boiled sa water, guys, para lang siya mabalatan, guys, para lalambot lang siya. Saglit lang natin siya iboiled. Paborito kasi ito ng asawa ko guys, so hindi ako masyado nakakita ng ganito hanggang sa binigyan na lang siya ng kaibigan niya. Skamaite ayan guys, pakuluan lang natin to siya ng konti guys. Pag kumukulo na yan siya guys, pag kukulo na yan siya, tanggalin na natin. Ayan, kumulo na siya guys. So, patayin muna natin. At tatanggalin muna natin yung balat niya guys. Ayan guys, tatanggalin na natin to siya ng balat guys. Ayan. Thank you.
Ayan na guys, nabalatan na natin to siya guys. Ito na yung mga nabalatan. Papakita ko na sa inyo kung ano ang magagawa natin dito. Wait lang guys. Ayan, magpainit tayo ng ano, 200cc guys na ano, tubig. Lagyan natin ng dashi guys. Kunti. Bale, dalawang dashi ang ginagamit ko lagi guys para lalabas talaga yung kasarapan niya guys. Pari yung ano guys. Yan, lagyan din natin siya ng white sugar guys. Then soy sauce. Then saka natin ilagay itong fuki guys. Na nabalatan na siya. Then, ang last guys, lagyan na natin ng katsuobushi shake. Japanese katsuobushi shake. Tapos, tikman nyo na lang guys para malaman nyo kung ano ang kulang. Guys, done na ang ating fuki in katsuobushi. Ayan. Ayan guys, gawin natin yung ano, isang version ng fuki guys. Kung ano. Ang gagawin natin sa isang luto na fuki guys is fuki in tuna. Tuna. Ayan. Lagyan natin ng ano, ating fry pan. Olive oil guys. Olive oil. Olive oil ang gagamitin natin ito. Kunti lang. Kasi usually ito guys, pwede naman ito siya pang ulam. Usually ito pang ano, pangpulutan. Pangpulutan. Pero ang iba, inuulam. Ayan. Ipiprito na natin itong ating fuki guys. Ayan. At lagyan lang natin siya ng panglasa na torigaras guys. Galing to siya sa ano, sa chicken. Korean Chinese flavor. Kasi kung sa Pilipinas so guys, yung may mga magic sarap, dito naman sa Japan yung mga ganito ang gagamitin. Kunti lang ang gagamitin ilagay natin. Ay! Napadami tuloy. Ayan. Tapos lagyan lang natin siya ng sake guys.
Tapos ilagay na natin yung tuna. Ayan guys. Ganyan lang kadali guys. Tapos lagyan lang natin siya ng sesame seed. Yung prinito nating mantika guys, ano yun siya? Sesame oil. Din lagyan din natin siya ng sesame seed. Ayan, konti lang. Yan guys. Ganyan lang kadali siya guys. So, pwede na natin siyang ano. Ayan. Ilipat na natin. Ilipat na natin siya sa lalagyan. Ayan. Pwede na siya guys. Na natin to dito sa ating lalagyan. Just lagyan lang natin siya ng sibuyas down guys. Ayan. Okay na siya guys. Done na ang ating fuki in tuna. And thank you for watching, guys.